The views and opinions expressed by the hosts do not necessarily state or reflect those of ABC or MPB Prime Media. In addition, the views and opinions of the guests do not necessarily reflect those of the hosts, the show, ABC, or MPB Prime Media. Malapit ang birthday natin. January 8 na. Ay, unahin mo muna naman yung ano. Ay, tapos na pala ang 3 Kings, no? Oo, tapos na ang 3 Kings kasi January 8 na. Ay, malapit naman, na. Mga ka-freshes, sad to say, ito na po ang ating huling gift sa inyo dahil tapos na rin naman ang 12 Juicy Days of Christmas at saka ito na ang ating New Year's gift sa inyo. Oh, pero ito naman, syempre, save the best for last. Napaka-bongga ng aming last regalo sa inyo. Kaya huwag kayo masyado malungkot at huwag kayo masyado hayok sa mga regalo. Pero ito, itong ating next na bibigay na celebrity, sobrang lahat ng genre sa master niya, mapaprint, mapara, I think sa radyo din, star builder siya, tapos ang galing-galing niya sa comedy, galing-galing mag-host, lahat jack of all trades talaga, Mare. Talaga, at mapapawaw talaga kayo dahil isang institusyon pagdating sa hosting, sa comedy, sa ano pa ba, sa mga acting. A writing lalo na, napakagaling niya. At kahit writer. Sa painting ginagawa niya ang ating mga kasama ngayon, ang haligi na rin naman ng Channel 5 mga ka-freshness, walang iba kundi si Mr. Joey De Leon. Yay! Yan ang aming huling regalo sa inyo. Kaya mga ka-freshnesses out there, panoorin niyo to. At ngayon, mga ka-freshness, makakasama natin ang institusyon na at haligi na rito sa ating industriya. Kaya naman, proud na proud tayong makasama. Yes. Si Mr. Joey De Leon. For the second time around. Jack of all trades. Okay, first question natin, Mr. Joey. Yes. Kinoconsider, syempre kayo, isa na pagdating sa comedy, institusyon na talaga kayo. So, tingin niyo po ba para maging isang effective ang komedyante, lalo na sa mga baguhan, kailangan po ba isang talent talaga rito, sin innate sa kanila, o napag-aaralan po ba ito? Hindi, kombinasyon lahat ng sinabi mo. Pero pinaka-importante sa akin kasi ang comedy, no? Uh-uh. Ang comedian sa akin, hindi lang yung nagpe-perform. Gusto ko, ang hanga ko yung sumusulat. Ayun ang importante sa akin. Pag nakakasulat, hanga sa atin. Hindi, kasi pag nakakasulat ka para sa iba pang komedyante, ay, mas ibang level. Oo, ibang level. Talent na talaga mas yun. Mas matindi ka. Wala ka ng insiguridad. Mm-hmm. Insecurity. Kasi, alam mo yung mga komedyante, minsan nag-aagawa ng punchline. Mm-hmm. Kung ano mas maganda, o ano mas... Pero pag ikaw, natatawa ka na at hindi ikaw ang gumagawa ng punchline at na-appreciate mo, ibang level yun. Ano naman po sa tingin nyo ang mas magaling na komedyante, ang lalaki o babae? At saka sino po yung tinitingala nyo sa babae at sa lalaki? Na tingin nyo, pwede sumunod sa inyong yapak. Nakakapakan yung ano ko nun. Yung sapatos. Teka, lahat naman yan, nire-respeto ko. Lahat ng komedyante, lalo't higit yung mga nakakasulat. Kasi ang dali-dali daw magpatawa, ganunin mo lang yung mukha mo, o madapa ka lang, o magpukpukan kayo. Hindi ganun eh. Kaya nga, sa akin, wala yung sexes. Kay babae, kay lalaki. Kung siya ay nakakasulat, in-name ko. Eh, hindi ko alam kung sino ang nakakasulat at hindi eh. Okay, next question natin, IC. Oh, next question. Ano po ba sa showbiz na bilang matagal na kayo, Joey? Ano po ba? Anong may time ba na naging emotional kayo at anong pinaka nagpaiyak sa inyo? Nako, maraming beses na. Lalo na nga pag hindi ako nakakapaglabas ng sentimiento ko o yung sarili kong kuro-kuro. Pag napipigilan ka ayun, maiiyak ka sa galit. Ano napipigilan? Ano, sino pumipigil sa'yo? May mga pagkakataon na gano'n na hindi ka dapat magsalita dahil bawal sa inyo magsalita para huwag na humaba. Napagbawalan ng management. Oo, sa mga issues. Oo, para huwag na humaba yung usapan. Ngayon nga, napapagod na ako eh. Pag may mga nabalitaan ako, may mga nanira sa inyo, hindi ko na pinapansin eh. Napapagod ka rin. Darating yung time, mapapagod din kayo. May question ako, Joey. Yes. Brad. Pare. Kasi syempre, pag alam naman, kilala naman na lahat na pagdating sa hosting, minsan nagpaparinig ka, minsan may inaasar ka, tapos nagkaka-issue talaga. Sa tingin mo, as a host, kahit sa amin din, advice mo, tingin mo ba, ano yung limit ng isang host? Magsabi ng mga jokes. Alam mo, mga... darating yung time, malalaman mo kung ano yung limit na sinasabi mo eh. Ano? Mapifeel mo yun. Kung magaling ka,
mas ma-feel mo, mas malalaman mo mag-sensor ng sarili. Mas alam mo ko, hindi lang sa mga tira, miski sa pag-a-adlib mo, alam mo na ako ano yung masyadong bastos o masyadong foul, masyadong offensive. Malalaman mo yan, it takes time. Pag tagal-tagal, yung mga bata pa kayo eh. Eh pero dun sa pikunan nyo po nung kalaban nyo sa competition nyo na ano rin, noong time show, nagkakapikunan ba talaga kayo dun o wala lang yun? Kasi di ba sa mo sa Star Awards, oh, friends-friends tayo, tapos bukas magkaaway ulit tayo. May punchline lang yun. Hindi, pero totoo yan. Pero yung sinabi mo yung mga kapuso, mga kapamilya at yung mga... Kapangilinan. Yes, we are tayo yun. Kapangilinan, mga taga-sinko yan. Wala pa naman eh. Pero napipikon po ba talaga kayo? Na point na talaga? Hindi. Actually, mas madalas akong nagbibiro. Hindi ko naman din nasabing namimikon eh. Biruan lang yun, spice. Nahiya na talaga tayo, parang nandito na dito. Ayun rin si Bossing, mga ka-freshness. Mag-name drop tayo si Bossing Vic, andito pa nanonood. Pinapanood kami. Si Bert, nandito si Vic, si Tito na lang ulang. At sa aming pamamalik, mga ka-freshness. Okay, lechor pa kami. Makasama pa natin si Sir Joey De Leon. At mamaya, intrigahin naman siya, mga ka-freshness. Lahat ng yan sa pagbabalik lang. Mga freshness, pero minim dito. We keep it juicy, fresh. Nothing but the best we can fish. Welcome back home, fresh na fresh pa rin kami dito. Yes! Ano, wala ka natuhanan yung mainit ang fresh. Hindi totoo yan. Ano lang yan? Ipapatawag si Sir Joey De Leon. Natuhanan rin natin, of course, si Sir Joey De Leon kasama si Kuya Morley. Hi, si Morley. Hi, Joey. And we are here. Of course, hi, Joey. Hello, sweet. Ito yung mga matatapang sa TV. Okay. Maglalaro tayo ng game. Baka nagtataka kayo kung sino yung mga yan. Pag-uusapan natin sila kung ano yung mga masasabi mo sa kanila. Memorable mong nung nakasama mo sila. Sila yung mga comedic host and comedian. Okay. Anyway, mag-spin tayo. Okay. Hindi ko nadadayain kasi first naman eh. First, hindi ko dinadaya. Tsaka kung ano po yung natutunan nyo sa kanila. Kung may natutunan nyo. Ayan, si Mr. Edu Manzano, bakit siya effective as a host? Hindi, magaling si Edu. Kaya lang yan, lumipat. Actually, kinakapos na nga tayo ngayon ng mga hosts. Na-master niya yung ano niya eh. Yung game show hosting niya. Okay yan. Okay si Edu. Okay, next natin. Ayun, masyado mga tingin niya. Ay, ito. Si Bossing Vic Soto. Vic Soto. Ayan. Si Bossing. Na kanina... Sumilip dito. Naku, pag may mga sinabi ko dyan, delikado. Best friend niya. Hindi, alam mo si Vic Soto, hindi talaga nagpapatawa yan. Okay. Pero yan ang isa sa mga tao. Kayo magugulat pag sinabi ko si Tito, natatawa ako.